my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, and Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Ye and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Sabay-sabay po, dalawang verse, there you go. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita muli. Special ang aming preaching ngayon. We will tackle another main cults dito sa aming bansa, Panginoon. Even sa ibang bansa, Lord, gumakalat. So I pray na pangunahan niyo po ang inyong lingkod, Lord, ang banal na spirito niyo po, Lord, especially yung mga tao din po, Lord, maikinig, mag-aaral, kayo po magturo sa amin kung paano i-deal ang ganitong klase ng problema, Panginoon. Medyo matindi, Lord, malawakan, at sa inyong tulong, Panginoon, kayo po ay makakaunawa at mag-determine namin ang aming course of action against sa ganitong klase ng gawa ng kaaway. Panginoon, tulungan niyo po kami. In Jesus' name, pray. Amen. Okay, medyo mahirap itong ating ano, pero two parts to. Tapos natin. Okay, magandang umaga po sa lahat. Okay ba kayo dyan? Handa ba utak niyo ngayon? Handa niyo kasi, again, nag-umpisa po tayo ito, hindi ko malala kung kailan. Pero, naalala ko lang noon, kaya natin tinakil to. Alam ko naman dati na to. So, minsan-minsan, lagi nating nababanggit. Amen? Pag meron dito, katulad sa Baybay Sapa, nag-i-active yung pagbukas na, alam ba, minute na. Uma-active yung iglesia ni Manalo, di ba? So, ina-address natin. Pero may nagtanong po kasi, sabi, basta bakit natin sinisirangan yung ibang, ano, di ba? Yung tanong eh. Para sa iba, legitimate yun. So, mga hindi nagbabasa ng Bible. Okay? Pero pag nagbabasa ka ng Bible, illegitimate question yun kasi baliktad yun eh, baliktad as in talagang sa Bible, binabasa mo laging ginagawa yun ang mga likod ng Diyos lagi, simula hanggang matapos may kalaban, kung may magkalaban anong gagawin mo sa kalaban? Pupuksain mo, hindi pwedeng pabayaan. Nabanggit ko ulit yung ating gardening ko sa taas, kaya pala hindi tumutubo-tubo yung isang ano doon, na peste na pala. Ano di, lumalaki to, dinidilig ko naman. Yung pala, pinagpiestahan yung ilalim niya po, ano na pala, aphids, alam yung aphids. Eh, ano pala yan eh, magkatulong yan, yung langgam, tsaka yung aphid niya. Nagtutulungan sila. Yung langgam, dinadala niya yung aphid kung saan-saan. Yung aphid naman, pinapakain naman yung langgam. Ang hirap kalaban, no, di ba? Kung di mo alam yung gagawin mo, ubos ang halaman mo. Kaya ginaaral natin yung kalaban natin, bakit kaya ang dami natin, ang makapangyarihan na may salita ng Diyos, bakit yung ibang tao, di pa nila alam, niloloko sila. Diba? So kaya ngayon, na pagtanto ko, pambira, nagkukulang ata ako, hindi ko talaga gustong gawin to, kasi nga, kinatansya ko, maliit pa tayo, baka hindi naman kailangan, i-touch ko na lang yung mga main points ng Christianity, pero hindi talaga, isa to sa mga importante nating aralin, amen? So nag-umpisa tayo sa introduction, no? Hindi ko alam kailan. Okay, so huwag kayong magtatanong ng ganun, ha? Napatay nga yung ano? Web? May hirapan na. Nabuhay ba? Kalaban, kayo kalaban. Demonic, ano kasi itong natin eh. Kamaya, makikita nyo. Kasi hindi ko ata na-download pala. So, pakicheck nga, baka naman, ay, hindi na gano. Ha? Hindi na matay. Wala pa, January pa lang ha. Okay, ang title po natin is nakakita nyo kanina, di ba?
form of godliness. Mamaya lang yung hapon yung logo nila. Pinag-aralan din natin yung logo ng Catholic. Walang logo, meron ba? Iglesia. Mamaya ang hapon, yung ano naman, ito naman. Dating Daan. Oo, may pentagram sila eh. Kaya sabihin nyo, hindi basta-basta itong tinatakil natin. Amen. Ang title natin is Form of Godliness. Sino mapoma dito? Meron tayong ganung ano eh, no? Preaching. Pero itong nakita ko dito, kaya binili ko itong verse na to, na basa nyo naman, di ba? Mga end times to eh. Darating daw yung panahon, isa sa mga characteristics sa end times, ang dami na. So, nung panahon nila, meron din, pero ito matindi. Ano yung sabi dyan? Covetous. Lover of their own self. Boasters. Yan, pasok yan, boasters. Ay, Soriano, kilala ba Soriano? Napakabait nun, di ba? Proud. Blasphemer. Nakikita natin lahat yan. Disobedient to parents. Hindi ko alam, pero hindi ko tapos yung ano sa buhay niya eh. Unthankful, unholy, without natural affection. So, sa lahat po itong, di lang sa Soriano. Pero, especially yung mga, syempre, yung mga cult leader. Unholy. Without natural affection, truth breakers, false accuser, incontinent, fierce, despiser of the good. Okay, mapasok na naman natin yan kasi si Soriano, isa sa mga unique sa kanya, alam nyo kung ano, bihira po yung tumitira sa Baptist. Kasi nga yung Baptist, tahimik lang tayo, hindi naman tayo nakikipagsawsaw dyan. Before kay Abante, ngayon nakikisawsaw na rin si Abante. Kilala nyo ba yun? Hindi nyo kilala, no? Congressman yun. Nakapagsalita sa amin dati. Anyway, mga Baptist, ano lang tayo sa tabi-tabi, sa sulok. Ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, binipit siya matotohanan, pwede tayo nakikisawsaw sa mainstream kasi hindi natin kailangan. So, wala tayong pera. Ganun lang yun eh. Pero ito, Soriano, matindi, tinita yung mga Baptist. Siguro, nung time na yun, tumitindi na rin yung Baptist, siguro. Ngayon, may mga Baptist na rin na malalaki na. Kaya, okay lang din yung ginawa ni Soriano, at least. Hindi din naman tayo against no, kasi nga, yung iba pag loko-loko na talaga. Pero yun ang unique kayo sa kanya. Bakit niya kagagalitan yung maayos, di ba? Iba, pinapabayaan lang tayo kasi wala eh. Si Pope daw, ganun eh. Tinanong din si Pope. Hindi kasi dahil kalaban ng Catholic din, di ba? Eh, paano yung mga Baptist? Sabi? Anong masabi mo sa mga Baptist? Nakakilig niyo ba yun? Hindi pa, hanapin niyo. Sabi ni... Oh, sa YouTube. Sabi ni Pope. Hindi tinanong siya. Paano yung mga Baptist? Anong masabi? Naku, yan ang pinakamalala. Hindi ang pinakamalala. Anyway, kasi sa yung pinakamalala talaga natin kaaway. Tayo pala yung kaaway. Anyway, sabi dyan, traitors, heady, high-minded. Nakikita nyo na ba ito ngayon? Madami na, di ba? Lovers of pleasures, more than lovers of God. Mas gusto mo yung masarapan ka, yung mga CCF, ganyan-yan eh. Kasi lang pakailan ko nasabi sa Bible. Gusto ko, komportable ako. Ang hirap niyan, kalaban. E sabi dito sa 5, having a form of godliness. Okay? Ibig sabihin, parang Kristiyano, parang maganda kasi inaadol ko itong dating doon. Parang ganda eh. Lahat eh, ang ganda. Lahat ng forma, ang ganda. Kala mo, maka-Diyos talaga. Pero sabi dito, kaya yun ang title natin ngayon eh. Yung forma, maganda, maka-Diyos. Kasi sabi ko, but denying the power thereof. Kasi hindi sila ligtas eh. Kaya makikita natin mamaya. Kaya sabi nito, hindi tayo makikipagsama sa kanila. Makita nyo ba? From such turn away, hindi yung, ay, okay na yung si Soriano kasi ano yun eh. At least, yung mga tinuturo nila, yung sa long hair, yung babae, hindi sa atin, di ba? Kasi yung sabi ng Bible eh. Ano ba yung mga inanong dating daan? medyo ano din sila sa Christmas, yung mga ganyan. Dito yun eh. Kaso sa bakla, okay sila. Kasi bakla si Soriano, alam nyo ba yun? Inunahan mo ako di. Mamaya pa dapat yun eh. Wala. Ito. So, yung ibang, yung bawal sa kanilang mag habla ng sarili nilang member.
Eh, ganun din tayo, di ba? Kaso sila, malawakan yung ano nila eh. Kaya, nagtataka yung ibang tao, ba't bawal yan? Eh, hindi naman naitindihan yan. So, okay tayo doon, supposedly, parang napaka-maka-Diyos nila. Ang problema, makikita natin ngayong umaga, tsaka hanggang mamayang hapon, kahit parang maka-Diyos sila, hindi sila maka-Diyos. Kaya sabi dito, umalis kayo dyan, huwag kayong makisama dyan. Kasi mas delikado yan, parang ganun sinasabi dito. Huwag niyong ano yan. At isa-isayin po natin ngayong umaga, hanggang mamayang hapon, yung mga kanilang maling doktrina, yung major lang, di natin tatouch yung mga minor. Pero medyo nadagdag kayo dito yung ibang minor. Okay? So, number one, balikan muna natin again yung false teacher, yung original natin. Bakit natin na kailangan labanan yan? Nabanggit natin kanina, marami silang madadala, maloloko, even to the point na yung iba sa atin, mga maloko pa. So, mamayang hapon na rin din, kasi hindi ko na-download eh. Included po dun yung conversation ko sa isang ganyan. Okay? Makikita nyo, malinaw na naloko sila. Okay, bakit na sila lalabanan? O paano? Dapat maligtas muna yung mga member nila. And then, examine natin yung mga paniniwala nila. Okay, hindi lahat ng spirit ay nasa Diyos. Kaya titingnan natin specifically paano sila naloko, paano sila naloloko. Ganun ginagawa natin. So, acknowledge and know that there are many false prophets. Outline po ito ng ating introduction. Okay? Kaya iba sa inyo, huwag kayong magtataka. Basta, titirahin mo na naman eh. Ganun talaga. Normal yun. Hindi natin pag-aaralan, hindi tayo makaka-proceed sa katotohanan kung yung kasinungalingan, hindi natin na-identify at aaminin na talaga maraming loko-loko. Okay? Number four, number five, draw strength from the Lord Himself as His children. Yung sabihin lang, habang tinatakil natin to, tanongin mo ang Panginoon. Mali ba si Pastor o mali ito mga to? Okay? At sa Panginoon ka magtanong kasi siya nakakalam lahat. So have the true love of God. The true love, the love of God. So kaya nga pag nag-soul winning tayo, hindi natin tatanggapin yung kanilang excuse na, eh may religion na ako. Dating daan po ako. Ay, Catholic po ako. Iglesia po ako. Hindi ka tanggap-tanggap. Kung mahal mo yan, kailangan maligtas niyan at isa sa mga daan mong gawin, i-expose natin again yung false religion nila. Again, hindi mo kailangan banata ng gusto. Ang style natin dyan, yung atis yung ano lang, di ba? Yung pinaka-main. Pag-iglesia ni Manalo, yung pagka-Diyos ni Kristo, yun ang tetirahin natin. Wala nang iba. Wala kang pakialam kung may private army sila. Hindi ko kailangan i-bring up yun sa soul winning. Amen? So, ganun din sa iglesia ni Manalo. Iglesia ni Soriano. Kaya ganun, eh. Then last, testify of the Lord Jesus. So, paano mo ma-identify tsaka lalabanan yung maling paniniwala? Mag-focus tayo kay Jesus. So, lahat po ito susundin natin again today. Okay? So, errors of dating daan, core beliefs. Ito ang problema. Naalala niyo yung ginawa natin sa iglesia ni Manalo? So, para maging fair tayo, pinakita natin yung website, pinunta natin yung website, inisa-isa natin yung kanilang false teaching, sinagot natin isa-isa. Problema sa dating daan pala, wala sila. Alam niyo ba? Wala silang tenets of faith. Wala silang ganun. At may nagbigay ng opinion na ako'y naniniwala doon. Bakit ba wala silang ganun? Actually, andito nabasa ko, nabasahin ko sa inyo yung nakalagay sa kanilang supposedly tenets of faith. Kasi magsabi doon, our beliefs. Di ba yun ang click mo, parang ako nang pinaniniwalaan lang. Ito po yung nakalagay sa kanilang beliefs. Medyo mahaba, pero hindi nila inisa-isa, okay? Basahin ko sa inyo, word for word, okay? The Members Church of God International, yung tawag nila sa kanila, adheres to its faith and principle that all its doctrines must come solely from the Lord Jesus Christ. Ang ganda, di ba? Mamaya, makikita natin dito to yun. The indoctrination, yun ang gusto nilang term, indoctrination. Tayo, iniwasan sana natin yun kasi nga, naging negative na yung connotation nun eh. Doon maganda rin naman yung doctrine, pero sila may mass indoctrination na ba't matuturoan yung mga hindi ligtas, di ba? Mali. Anyway, yun ang gusto nila. The indoctrination is an intensive study of Christian doctrines that come directly from the Bible. Ulitin ko, an indoctrination is an intensive study of Christian doctrines
that come directly from the Bible. Ewan kung sino magaling sa grammar dito. Ako hindi masyado, pero parang may mali. Pero parang yung indoctrination daw, kasi ang indoctrination action na yung tinuturuan mo na yung mga tao. Parang sinasabi nila, Bible study daw yun na nanggaling sa Bible. Maganda nga, kaso hindi na makikita natin namaya, okay? An aspiring member, okay, gusto mo maging member sa kanila, must complete all indoctrination na naman. Sessions. Okay? Mas matindi sa iglesia, tsaka si CF, ha? To be eligible for baptism, balikta, di ba? And officially become a part of the church. Matindi, di ba? So again, magaling yung mga sanlibutan dito. Parang pag nakinig mo to, parang organisado to. Parang... Pero ulitin ko yung sa atin, ha? Sa atin, umaten ka dito, ligtas ka, gusto mong pabaptize, Adam pala, nakalimutan ko, no? Si Adam, mababaptize ka na ba? Mapalala mo, mamaya, i-present natin. Sa kanila, hindi pwede yan. Dapat mag-aral ka muna ng course. Ayan, nakalagay. Diba, course? Ayan. CCM, ganun din. Ulitin ka nga. Inductance sessions to be eligible. Ako, baka hindi ka eligible. Baka bumagsak ka. Hindi ka pwede i-baptize. Antindi nito mga to, no? Pakitang tao. Para bumilib yung tao sa kanila, sa organization nila. Hindi nung tinuro sa Bible. Amen? Gusto ko lang, ligtas ka, sumabaptize. O sige, liga dito. Babaptize kita. Amen? Okay, tutuloy ko lang to. Mayroon pa tayong four paragraphs. Through the indoctrination na naman yung term, oh. Through the indoctrination sessions, an aspiring member will learn God's fundamental commandments preached by our Lord Jesus Christ and His Apostles. Sinungalingan yun. Okay? Yun ang palabas nila, pero mamaya makita natin, hindi totoo yun. Okay? An aspirant, tindi, no? Aspirant. Gusto mo maging member namin? Alam, ah. I aspire to be a member. Will also be oriented with a Christian way of living, being strictly followed inside the congregation. Pakabanal ko nungari, no? The idea of God's word being preached first to a person before receiving baptism stems from the biblical principle that comes from the hearing of the word of God. May verse. Salamat naman, may verse. Tingnan natin kung tama. Romans 10. Ginagamit natin ito, di ba? 17. Okay, ayano ko lang muna sa inyo, ha? Bago ka daw maging member, dapat alam mo at naintindihan mo yung salita ng Diyos. Medyo tama naman yun. Kaso, ano yung iniwasan niya? Ano yung iniwasan niya, Pan? Kaligtasan, di ba? Pansin mo yan kahit sa mga, kaya isang minsan, eh. So, ano pa rin siya, eh? Christian, are you a Christian? Sa panahon natin, di na uso yun. Gagamitin yung malabo na ibig sabihin sa, ano, sa mga tao. Kaya, ligtas ka ba? Ganun tayo. And then, syempre, may ibig sabihin sa atin ng Christian. Pero hindi mo gagamitin yung term na yun sa unang meeting mo na sa, nasa Pilipinas tayo, katamihan Katoliko, okay? Anyway, so then faith commit the hearing and hearing by the word. Totoo naman, kaso, again, hindi niya binanggit yung kaligtasan. Ang pinag-uusapan natin yung membership na. Nakita niya yung pag-skip doon kasi nga hindi sila ligtas. Anyway, aspirants who wholeheartedly believe and willing submit to all the Christians' doctrine that they heard. Kaling nito, no? All they heard during the incarnation shall undergo baptism. Tindi. The spiritual event that marks a person's official membership to the church and the start of their service to God. So may mga konting tama doon, di ba? Ganun ginagawa natin. Hindi ka member dito, hindi ka nagbabaptize, spiritually baptized. Ganun din tayo. Pero, hindi mo kailangan ipasa yung anong exam. Amen? Ligtas ka muna. Importante yung in-skip nila, yung hindi masyado importante, yun ang pinafrag nila kunwari kasi nga, kasi naano nila sa tao, magaling kami. So, tapos na po yun. Sabi nyo dito, to inquire about the information, contact us. Okay, so, kasi, ito yung sinabi nung isang opinion na, again, nag-agree ako. Bakit wala sila statement of faith? Walaan nyo. Kasi importante, karamihan ng church may ganun, eh. Ba't ako pupunta dyan? O sige, ilagay mo yung inyong pananiniwalaan. Para makita ko agad kung
Tamang church ba yan? Ba't nila, di ba't nila nilalagay yun? Sa panahon natin ngayon. Sige nga, sa palagay nyo. Ha? Importante yun eh. Hindi mo lalagay sa website. Palagay nyo. Ha? May tinatago sila. Hindi sila sigurado. Dahil? Ay, hindi lang mabulal. Dahil? Hindi nila alam. Hindi nila alam kasi manggagaling sa leader. Okay. So, season yan no, ay pabago-bago po yan. Na-observe nila, alam nyo, iglesia ni Manalo, ganyan sila, di ba? Kasi ganyan. So, nire-record nung iglesia ni Manalo yan. Matatawa kayo kasi totoo din. Mamaya, sasabihin niya, ganito, mamaya, ganito na, baliktad na. Doon yung iglesia, ganun din. Pero iglesia, medyo, kasi organisado yung iglesia eh. Kasi mali pa rin, pero still, hindi sila yung tipong mahuhuli mo lang ganun. Kasi nga, tinuro sa kanila isa-isa yun. Ganito paniniwala natin, hindi natin babaguhin yan. Ganun naman dapat, kasi again, mali-agin. Pero ito si Soriano, pabago-bago, so, hindi nila kayang maglagay ng statement of faith nila. Okay, so ngayon, umpisahan po natin ating mga points na mga major error nila. Okay, so number one, syempre, yung kanta natin kanina, parang, ito po yung outline ko rin sa iglesia, tinignan ko lang kung ano applicable. Okay? Iglesia ni Manalo. Number one, the Bible. Meron ba silang isang standard ng Bible? Madalas ang ginagamit nila, di ba, Tagalog? So, hindi nyo pa alam, yung Tagalog version ng sa Pilipinas, dalawa lang yung major, yung ang Biblia, tsaka yung Magandang Balita. Para yung hinamoy sa mga modern translation, again, pinaral na natin. Yun ay, nagko-contradict din at hindi agree sa King James. Pero dati, naalala ko, may mga bumibida yan si Soriano sa King James. Naalala ko yun. And then, ito si daddy pala, itong maganda kay daddy. Ano niya, kasi sumunod dati si daddy dyan eh. So, ano siya, touchy, ano dito yan. Nakikinig lang. Pero ma-verify mo yung sinasabi ko ngayon. So, dati nakiking James sila, bandang ko, linabalita ko din na rin. Bakit kaya? Kasi hindi nila kaya yun. I mean, sabi nga sa'yo, yung Catholic galit sa King James kasi kung tunay ka, mamahalin mo yung Bible. Pag false teacher ka, kagagalitan mo, kainisan mo to. Kasi nga, yung mga paniniwalaan mo to, isa-isang ipo-point out na mali ka. Minsan, in a very ayun na siya tinatama sila. Exactly. Tsaka pag anak ka talaga ng demonyo, gugustuhin mo ba ito? Gagamitin mo lang ito. Yan yung ginagawa ng mga anak ng demonyo. Ginagamit nila ito, yung popularity na salita ng Diyos, para maniwala. Sa pagnaniwala na sa kanila, saka ikukurap. Ganun po yan, okay? Kaya number one, the Bible, yung iglesia, ganun din, walang isang standard ng Bible. Yun palang, bagsak na, amen? Okay, focus on correct but avoid discussion on actual topic. Ngayon, ganun yung iglesia Manalo. Pero, hindi rin yung iglesia Manalo kung napansin nyo. Sorry, ni Soriano. Ang gusto nila, sasagot lagi si Soriano. Pansin nyo ba yan? Mag soul winning kayo. Hindi, tinatanong muna siya kung ano yung paniniwala niya. So, syempre, aral ka sa Bible, di, paano nangyaring ligtas kayo ng kailangan yung sumunod sa lahat? Parang sabi ko, nakusunod ba lahat? Very simple yun, di ba? Alam na alam nyo yun. Hindi nila masagot yun, ano sabihin nila? Tanong mo kay Soriano. Biblia ang sasagot. Ganun pa, di ba? Katatitingin ko na sa website nila, ganun, patay na si Soriano, nasa impyerno na. Ba't ganun pa na sinasabi nila sa website nila? Itanong mo kay Soriano. Biblia, labo, di ba? So, again, number one, the Bible, no one standard. Hindi nila i-discuss yung ano, kasi parang nakakulong yung utak nila sa pinaka-leader namin. Ito yung sasagot. Bahal. Paano naman natin tatanungin yun? Pupunta pa tayo doon. At sabi nila sa Bible, umiwas ka sa debate. Ang gusto nila, debate. Tingnan nga natin yun. Ay, kailalagay dito eh. Anong sabi ng Diyos sa debate? Hindi yung debate thyself, ah. Thy cause. Iba yan. Ito sabi sa New Testament. Romans 1, 2 Corinthians, unahin natin yung Romans 1:29. Sige, makibasa. Ready, go. Be filled with all
fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisper. Okay, diyan din tutuloy ha, pero alam niyo ba yan, pamilya kayo, Romans 1. Yan ay listahan ng mga kasalanan na hindi, kinagalitan ng Diyos. Later, pupunta yan sa... Actually, hindi. Before pa yan, ito na yung mga bakla. Mga reprobate. Okay? So, nililista lang ng Bible, ito yung mga punong-puno yung mga bakla na yan, tsaka mga post-teacher na yan. Mga reprobate. Ano yun? Fornication, wickedness, covetousness, debate! Ba't napunta yung debate doon? Mabuti ba makipag-debate? Hindi. Nilagay siya dyan, isa negative. So, kaya pansinin nyo, yung mga taong gusto ng debate lagi, hindi maganda spirito yan. Iba yung nagtuturo ka ng tama. For example, okay, na ganun. Nagtuturo ka ng tama, meron niya ko kontra. Masagutin mo ng tama. Pero, sige, hinahamon kita. Yung mga ganun ng term, payabangan na po yun. Hindi tayo mapatol doon. Pero sila, yun ang gusto ng gusto nila. At yun ang lagi sinasabi ng mga, kasi binanino sila, nakapanood sila ng pelikula. So, yan, ano na, pag-debate, kesyo, kung kanin-kaninong ano. Siyempre, kakat-kat na yun, di ba? Kasi pelikula na yun eh. Ay, yun. Napahiya yung baptis, oh. Galing talaga yung Suryano. Ganun sila. Debate ang gusto nila. So, ano, hamunin natin ng debate. Ito, pangalawa. Ganun din. Wala pa tayo dito, pero ano. Pero sabi dyan, paibasa po ulit. Ready, go. For I hear this when I come, I shall not find you such as I do. Hmm. And that I shall be found unto you such as he would not. Mm. Lest there be debates, envyings, grabs, strifes, backbitings, whisperings, swearings, and tumults. Okay, envying yan, envy. Anong sasabihin? No? Ganun na naman, ano sabi ni Paul? Oh, baka pagpunta ko dyan, ano makakita ko? Sabi dyan, such as I would. I shall not find you as such as I would. Sa Tagalog, pagpunta ko dyan, di ko naman gustong makita yung ayaw ko makita. At in-enumerate niya yung mga ayaw niya makita. Siyempre, unang-una, debate. And siyempre, envying, negative. Wrath, envying. Diba? Galit-galit kayo, magkakapatid, strife, galit-galit. Backbiting, matindi. Alam yung backbiting? Talikuran. Sasabihin, si Chelsea, ganyan yan. Oh, ganun pala yun. So, gito naman, eh, siya ano, ganyan. Ah, kaya pag nagkita yun, halos magsabunutan yun. Backbiter. Galit ang Diyos dyan. Hindi lang basta sinungaling yun, di ba? Pinag-aaway, ano ka? Sabongero. Sabong, ganun, di ba? Tutok-tokain pa yun. Whispering, ito yung natakil natin sa ibang ano to. Naalala nyo pa yan, yung mga luma dito. Yung yun nga, ganun, whispering. Kaya mo wini-whisper kasi di mo gusto mabulgar kasi nungalingan. Swelling, kaya bangal lang yan. Okay? Swelling. Tumults, ganoon na rin yun. Parang, sinabing tumult, ano na yun, gera na. Okay? So, nalista dito yung debate, hindi maganda. Convince ba kayo? Hindi natin itong Old Testament, pero sa New Testament, both mention ng debate, hindi maganda. Pero sila, yun ang binibida nila. So, go figure. Kaya, ito tayo. So, hindi sila, gusto nila Bible, gusto nila payabangan, debate. So, kaya yung iba doon, pag pumunta ka doon, tapos ka doon, kasi papataya ka ng mic. Kasi pag siya, salita na lang sa'yo, nagtatawanan ka na doon, no? Kinasabihan ka na, loko-loko, kanantado, gano'n eh. Yung mga tao, tuwan-tuwa pa, maniwala kayo, no? Napanood ko yung iba yan eh. Kasi meron kami na, hindi kinopya ko naman, inakingga ko isa-isa. At yun ang ano sinasabi ko sa inyo ngayon, yun. Tuwan-tuwa po yung mga tao nila, yeah, napahiya yung baptist, ang mga lakulong, galing, Soriano. Tayo hindi gano'n, kung merong ano dito, tutuwa lang natin. Di ba, pag nag-solving tayo, syempre, teritoryo nila yun, hindi natin din debatihin. Para sabihan yung tama, mag-iisipin natin sila, pag ayaw, babay na. Kasi ang debate ay negative sa Bible. Okay, so next is church history. Paano ba nangyari yung ano? Saan nanggaling yung Suryano? Kaya pala ang ating ano dito is kalimutan ko.
Pero, ano eh, balikan natin yung ating nadaanan niya to eh. Ito dito. Si Timothy, kinausap siya, dinisciple siya ni Paul. Ano yung isa sa magandang foundation ni Timothy? May basa niyo. Ready, go. Believe thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned. Okay, so kahit sa Catholic, kahit Iglesia ni Manalo, alam niyo ba yung importante yung saan ang galing yung church? Amen? Pag alam mo nang galing niya sa Loko-Loko din, false teaching, false teacher, mga kangnal, mga mundo, ano sa palagay mo, makakagawa ba sila ng mabuti? Siguro, konting mabuti, dyan, kalat-kalat. Pero hindi mo pwede sabihin, church kayo tunay kung nagaling kayo kahit sa CCM, businessman. Uy, magagaling siguro yun, no? Maka Diyos siguro ang mga businessman nagtayo ng church. Nandiyan na ako. Kaya nga tinago nila yun eh. Alam nyo ba kung nasa nang galing Catholic? Ba, napag-alala natin last time sa Roman Emperor, Iglesia ni Manalo, kanino? Eh, Manalo na, ano yun eh? Angel daw siya, pero nag-aaral siya sa Mormon, di ba? Nag-aaral, tapos saka siya nagtayo ng ano, ng, hindi mabuting ano yun, foundation, amen? Kaya ngayon, si Soriano naman, sa siya nang galing? Diba? Alam niyo ba? Galing sa iglesia. Yung founder nila, galing sa iglesia. Si Perez. Kumalas doon. Nagtrayo na sarili. At ang next na pastora, babae, diba? Eh, tama naman si Soriano doon. Mali yun, diba? Yung pastora. So, kumalas din sila doon. So, iglesia. Kung ano man tawag nila sa kanila, may suhay pa ng katotohanan. Mga ganun-ganun. Whatever, diba? Tapos, humiwalay na naman siya doon. So, hindi magandang bunga. Hindi siya magandang bunga kasi pag hindi maganda yung puno niya. Okay? Kaya, the church foundation history, yun lang sinabi ko sa inyo, hindi maganda. Okay? At, pagdating pa rin sa church history, kung maalala niyo yung isa sa mga identifier natin, ng kulto, ang paniniwala nila, sila ay one true church. Tandaan niyo po yun, one true church. Pag, anong paniniwala niyo, kayo lang ang tunay, okay, alam na, kulto. Ganun yun. Tayong Baptist, independent tayo eh. So, salamat sa Panginoon. Kung meron church na Baptist doon, may tunay doon. Okay yun. So, tayo, sikapin natin yung gawin yung kalooban ng Diyos. Pero una, dapat tunay tayo. I believe, tunay tayo. Pero hindi tayo lang. Nakita niyo yun? Hindi tayo lang yung tunay. Pero sila, ganun. Sigurado yun. Pag isa lang, the only sensible preacher of our time. Ganun yung title nila dyan eh. Anyway. So, nakita niyo yung church foundation history, hindi maganda. Ito yung pinaka-importante, hindi tayo magtatapos. Kasi ito yung pinaka-importante. Pero may tayo pa pala. Ano yung pinaka-dahil ko nabanggit kay Soriano na mali? Siyempre, salvation. Yung nabanggit natin kanina, bago kayo baptize, kailangan mo sumunod sa lahat ng matakaran. Diba? Una nga, hindi nga nang nasunod yun eh. Papabaptize pala sa atin, baliktad. Basta ligtas ka, baptize ka. Sigurado ako bang ligtas yun, pastor. Nasa kanya na yun. So, ibig sabihin, yung iba din na baptize natin, hindi ligtas. Kaya so, wala na akong kasalanan doon kasi di ko alam eh. Nagkunwari kung sino mo nagkunwari dyan, di ko alam. Sa kanila ay, kesyo sinasala nila, hindi biblical. Ang gusto ko sabihin sa salvation, works-based membership. Okay? Works-based ang salvation nila. Ano sabihin ng works-based? Kailangan ko na pala i-download talaga to para makita nyo kasi dati hindi rin ako niniwala. Paano nasabing ganun? Download ko lang po sa aking sa cloud. Kita nyo tuloy. Sana dito na yun. Ito po yung aking conversation sa isa sa kanilang mga member na na-record ko, at least. Kasi nga ay kinakausap din natin kasi kawawa din eh. Wala pa yun.
Basta ang tinuturo nila nga ay sumunod ka sa lahat ng sinasabi ng Diyos. Eh, maganda naman yun. Tanong, kaya mo ba? Hindi na sila nagiging honest. Tama ba? Pag hindi ka na honest, ba't pa gusto ko sa kausapin? Eh, kung ako gusto kong ibahagi sa iyo yung salita ng Diyos para maligtas ka, pwede bang maging dishonest ka doon? Hindi pwede, di ba? So, ano pa yung sabi ng works-based salvation? Kailangan mong ikaw ang gumawa para maligtas ka. At nabasa nga natin kanina, ay lumabas eh. Kailangan mong gawin, sumunod, manampalataya ka, tama naman yun. Ah, so, kailangan sumunod ka lang sa pinag-utos ng Panginoon. Hindi ka sumunod, hindi ka ligtas. Then, tanong ko sa kanya, so, ligtas ka na ba? Opo, kasi nanampalataya naman ako eh. At dapat, kailan mo gagawin yung dapat? Basta mo sumunod, eh, nakasunod ka ba lahat? Okay, medyo mabagal pala to. Tagal na nito, ah. Anyway, ay lumabas. So, salvation nila ay tinuturo nila kailangan sumunod ka sa lahat ng utos ni Jesus. Pag tinanong mo, nakasunod ka, eh, sinusubukan ko naman eh. Eh, kailangan nga naligtas. Kaya ang sagot nila, hindi nila alam. At I heard yan, si Soriano nga, madalas, ang sabi niya, paano mo alam mo naligtas ka? Hindi ka pa nga patay. Diba? Yan eh. Pilosopo. Wala pa lang nakakabalik. Eh, pasok pa yung Bible. Sinahiniwala ko ba totoo to? O sinabi dyan, may pumunta sa langit eh. Ba't ba kailangan magpabalik ng tao? Sinabi dyan, may langit. May nakakasigurado ng langit. Sina Paul, nagutuwo, ligtas sila. Sina John. Nung sabihin sa amin ganyan, kasi nga hindi siya ligtas. Ganun lang kasimple yun. Okay? Ano pa yung mga verse nila dyan? Actually, madalas natin na ano to, di ba? May tanong pa ba kayo? Ano yung works-based salvation? Alam mo yung works-based salvation? Ano yan? Works-based. Ibig sabihin, kailangan mong gumawa para kang maligtas. Ganun ang tinuturo nila, maling-mali. Amen? Okay, tuloy tayo. Wala eh. Yung lumabas. Ano yung hapon na lang? Hindi. Kasi sabi ni Sibiano, pagka tinanggap mo na si Kristo, may kaakibat na bagay sa trabaho yun. May kaakibat na trabaho, pero nagagawa mo ba? Perfectly. Again, iiwasan na nila yun. Lagi nila, mamaya baka yung gusto kong pakita sa inyo yung conversation namin eh. Iniiwasan yung simpleng katotohanan na sabihin, ito na po ang aming ano eh, na iniwala kami, ito yung tama eh. Paano ka naniwala? Anong basayan mo? Pag hindi mo masabi yung basayan mo, na-brainwash ka na. Hindi mo na kino-question. Ganun ang kulto, hindi ka na nagtatanong. Kaya ngayon, nagtatanong kayo, di ba? Kasi baka mali si pastor eh. Pag hindi satisfactory yung sagot na binigay ko, ay mali nga si pastor. At least alam nyo. Yung medyo na pa ganyan ako. Di ba? Eh sila kasi, may, mga sanay na rin kasi ito, hindi sila gagano. Ganyan rin ka pa niyan. Oo. Ang pakialam yan, sa totoo. Ay lumabas anyway. Basta yun yung wala, works-based salvation, pati membership. Next is ito, medyo hindi ganun ka-major, pero alam nyo ba na may mga prophecy? Kung ano yung sinabi kay Manalo, saan daw nang galing sa Manalo? Naalala nyo? Iglesia ni Manalo, saan daw nang galing sa kanila? Sila daw ay prophecy. Darating, saan galing sa East. Pero, in-interpret nila sa Pilipinas. Eh, sa Pilipino ni Soriano, di clean name niya rin yun. Clean name niya pala yun, okay? So again, hindi major yun, pero major din yun. Kasi ang hirap patunayan ngayon kasi wala nga silang, hindi nila sinusulat yun eh. Pero pag yung mga nakinig, kinuha ko pala yung iba nating source sa mga ex Dating Daan member, okay? Yung mga may concern sa tao, ginawa nila, sinamalize yung mga false teaching, pinablish. Okay? Pero iba dito, nadaanan ko din naman eh. Kaya nga, hindi si Daddy, pwede siyang magsabi kung ano. Next is, parang sa iglesia, messenger.
Paano natin alaman sila ay false teacher, false prophet, false church? Dahil lang kanilang claim, nabanggit ko na kanina, si Soliano lang ang magaling at wala na iba pa. Sigurado yung kulto yun. Eh, basta ka ba? Hindi, kailangan kong claim yun. Ay, naka-record tayo. Never kong claim na ako lang tama. At hindi ko gagawin yun. At salamat, hindi lang ako. Paano mundo kung ako lang tama, di ba? Never kong claim na tinuro sa amin yan, at never kong claim yan, ba't ko gagawin yun? Pero itong mga to, na silang pakialam eh. Sila lang daw ang tunay na mensahero, and therefore, kaya alam natin na sila ay kulto. Okay? Next is, focus on good works. Pag pinuntahan nyo kanyang website ngayon, alam nyo, makikita nyo, bukod sa pag-iabang nila na, ano, tanong mo kay Soriano, kahit patay na Soriano. Ang binibida nila ngayon, kasi ewan ko, saan ako ng pera yung mga yaman na. Binibida nila ngayon mga charity. Charity. As if, pag marami kang tinutulungan, totoo ka na ba? Ganun ba yun? Marami sila natulungan eh. Isa yun. Tsaka, ang demonyo, mga pera din eh. Pwede mo sabihin sa Catholic yun. Iglesia. Marami din yun eh. Oh. Pero yun ang binibida nila kasi hindi nila pwedeng ibida yung tamang katuluan kasi wala sila nun. Okay? So, based on good works, ganun din ang charity at boasting. Balikan natin yung alala ko tuloy ating ayaw lumabas eh. Tingnan natin ulit yung ano, kanina, di ba? Isa sa mga ginagawa nila is boasting. Nag-ira pala tayo ba? Kasi na yung boaster dyan. Yan, okay? Boasters proud. Nagmamalaki niya po. Tapos yung iba lang, pag nakakausap mo naman, eh kayo ba, mayroon kayong charity? Tama ba yun? Di ba sabi nga ng Panginoon, tago mo nga yun eh. Pero ngayon, usong-uso yan. Facebook. Namigay po ang kami ang iglesia na may patay na. Tayo ba? Wala naman, di ba? Ako, careful ako sa ganyan eh. Di ba? Yung sa winning lang minsan inaano natin. Pero yung, lalo yung pagbibigay na ganyan, explicit yan, Old Testament, New Testament. Sinabi Panginoon, huwag mo yan gagawin. Ba't nila ginagawa? Wala sila pakialam sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Number 7, baptism over qualification. Nasabi ko na yung kanina. Sobra-sobra yung qualification ng baptism nila. It's ridiculous. Number 8, brotherhood, excess and confusion of interpretation. Parang iglesia din yung manalo. So, ibig sabihin yung magkakapatid, paano mo sabi magkakapatid sila ngayon? Pag member ng church. Diba sa atin, pag ligtas yan, kapatid natin yan. Nakita niyo yun? Hindi natin kinu-confuse yung ligtas at yung member ng ating local assembly. Kaya, pag binabasa ka sa Bible ngayon, malilito ka. Diba? Hindi pwede sabihin kapatid mo lahat ng tao. Diba? Kaya yung dinanano ng mga bakla, diba? Mahalin mo lahat ng tao kasi magkakapatid tayo. Eh, pinukita ka kapatid eh. So, yun talaga. Tuloy na lang natin to. Ito, according ito, hindi ko ito nabasa for myself, pero according sa isang source, ito pala sikat si Soriano, di ba, sa, ano, sa Trinity? Anong katotohan ni Soriano sa Trinity? Hindi siya omnipotent, hindi siya omnipresent, hindi siya omniscient. Alam niyo yun? Kung hindi nyo alam, sabihin ko sa inyo, ano yung omnipotent? All-powerful. Ibig sabihin, lahat ng kaya niyang gawin, lahat ng gusto niyang gawin, makagawa niya. Okay? Ganun ba ang Diyos? Lahat ba ng gusto ng Diyos, magagawa niya? Yun nga. Ang problema nila dito, andito sa Bible yung omnipotent. Okay? Ano pong aspire? Aspire, gusto. Paano mo sasabihin hindi omnipotent? Eh, omnipotent nga sabi ng Bible. May kilala ako again, yung dati namin valedictorian. Anong wala? Nasa Bible. Hindi, hindi ano ibig sabihin yan. Iba naman sabi sa akin, hindi lang ibig sabihin yan, is all pa.
Eh, yun ang ibig sabihin ng all. Pag sinabing omni all, pag sinabing potent power, all powerful, kasi gusto niya, gagawin niya, magagawa niya. Eh, nagsinungaling ba siya? Di ba? Nagsinungaling ba siya? Yun ang explanation ng Soriano. So, sabihin niyo sa akin, gaano katalino itong taong to. Sige nga. Sa mga luman, nakwento ko na ito. For example, si Brad, nagpapalibre ako kay Brad. Brad, hindi mo kayang libre sa Jollibee, no? Hindi, hindi mo kaya eh. Kaya ko, magkano lang yung Jollibee, sabi ni Brad. Hindi, hindi mo kaya. Sige nga, gawin mo. Ah, di ba, kuha nyo, di ba? Para lang makalibre. Ganito, yan. Ang mali ni Soriano, ganito. Hindi raw omnipotent ang Diyos kasi hindi niya kayang magsinungaling. Una, hindi naman niya gustong magsinungaling eh. Mag-isinungaling ba ang Diyos? Contra yun sa kanyang attribute at personality. Ang Diyos ay holy. Ba't siya mag-isinungaling? Ngayon, kung hindi ko gustong magsinungaling at hindi ako nagsinungaling, limitado ba ako? Hindi. Nakita niyo yun? So, ayaw niya naman libre, pero kaya niya yun. Pero ayaw niya. So sabihin ko, eh, di mo kaya eh. Nangloloko ako, di ba? So ganun si Soriano ngayon. Palibhasa, talagang yun ang isa sa mga magandang ano ng Diyos, attribute ng Diyos. Pag nakilala mo siya, lahat kaya niyang gawin. At yun ang pinipreach natin, yung sinabi ng salita ng Diyos, tapos pagdududahin ka, hindi, kaya ng Diyos yan. Makita niyo ang kalokohan na yan. So number one, yung number two, yung ano pa isa, all-knowing. Hindi alam lahat ng Diyos. Yung gagawin bukas, alam niyo ba? Sinabi niya, nakinig ko yun. Katangahan na naman, di ba? Actually, alam niya yun. Sabi nga dito sa Bible, tingnan nyo ha. Ano ba yan, bad? Beginning. Okay? Ito yung sabi sa Bible ha. Ano ba yan? Ano ba yan? Ito. Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Sa Tagalog, ganito ha. Sinasabi niya na ang dulo sa panimula. Alam niya na ba yung mangyayari? Okay. Sinasabi niya na nga, hindi lang sabi, declare. Pag sinabi declare, mangyayari yan, ganito yan, ganito yan. Alam niya na yun. Ba't sabi niya sa gano'n? Hindi, ewan ko sa kanya. Again, pinagdududa niya yung tao. At parang sinasabi niya, parang ang tawag dun sa panahon natin, si Snow. Alam niyo mo yung Snow? Yan ang nakuha ang bagong ano ngayon, word eh. Pinagdududa niya kayo sa sarili niyo. Narinig niyo, alam niyo, tama yun. Tapos, ini-snow kayo. Ibig sabihin, hindi totoo yan. Kaya maniwala kayo sa akin kasi hindi totoo yan. Sige, explain mo. Hindi siya nakapagsinungaling. Ako nga, no, magaling ka talaga. So, pag naniwala ka sa Riano, isa ka pa. Isa ka pang syunga-syunga. Amen? Sabi sa Bible, patulit-ulit yan. Sabi ni Peter kay Jesus, you know all things. Alam niya yan. Okay? Ba't sinasabi nilang hindi? Ewan ko sa kanya. Again, naloloko. Ano yung nakitira na lang? All-knowing, all-powerful, omnipresent. So, in-explain ko sa mga dati na dito, yung omnipresent, ibig sabihin, nasa lahat siya ng dako. Eh, ang filosofo naman si Soriano, nasa biros ba ang Diyos? Walang nasa impyerno ba ang Diyos? O di hindi siya omnipresent? Tama ba siya yan, no? Nasa impyerno ba ang Diyos? O di wala siya natang dako? Di tama siya yan, no? Ah, sige, explain natin kasi maganda to eh. Ganito, ha? Ay, sabihin ko muna sa inyo kung ano yung posisyon ko dito. So, pag sinabing, pag tinanong ako, pastor, ikaw, pag tinanong ka, lahat, ang Diyos ba ay omnipresent? Ibig sabihin, nasa lahat ba siya ng dako? Ganito ang sagot ko. Pag baguhan yan, yung tao, para lang maintindihan niya kung anong Diyos, makilala niya, sino ang Diyos, sabihin ko, yes. Kasi, yun ang isa sa mga paraan para maintindihan niya, ang Diyos ay, nasa lahat nga ng dako. Ibig sabihin, punta ka dito, pumunta ka doon, andun ang Diyos. Okay, punta ka kay David. Sabi ni David, nasa impyerno ba ang Diyos? Sabi ni David,
If I ascend into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. Nasa impyerno ba ang Diyos? Nasa beer house ba ang Diyos? Okay, sa mababang muna tayo, mamaya rin tayo mag-upgrade tayo. Sa mababang paliwanag, andun siya lahat. ito. Even there shall thy hand lead me, andun ang kanyang kamay. Thy right hand shall hold me, kahit saan pa daw pumunta si David. So kahit nasa, andun Diyos, di ba? Okay. Yun ang sabi ng Bible, nasa lahat siya ng dako. Ngayon, mas maliwanag or mas malalim na paliwanag. Pastor, paano pag ano niya ako nagtatanong sa'yo, Pastor din. Sabi mo, ang Diyos ay nasa lahat ba ng dako? Ang sagot ko pag malalim na, hindi. Depende sa pangunawa mo kasi ang tanong ko, ang Diyos ba ay pwede mo i-contain? Alam yung contain, pwede mo ilagay dito? Uy, doon na yung Diyos. Ganun, hindi siya ganun eh. Sabi rin dito, okay, ito sabi ng Panginoon sa kanya, description niya sa kanyang sarili na Psalms. Hindi pa ito eh. Kinabisado natin yun, di ba? Ano yan? Ayan. Jeremiah. Pero na, yun sa Psalms 2, nakalimutan ko lang yun. Pero sorry, can I hide himself in a secret place that I shall not see him? Said the Lord, do I not feel heaven and earth? Sa Tagalog, hindi ba ako ay nasa lahat ng dako? Ganun din yun eh. Andyan ako, andyan ako, andyan ako kahit saan, sa langit, saka sa lupa. So, andyan ba siya? Yung sabi. Kaya ganito yan. Ang tanong, pwede mo nga ba siyang ikulong? Hindi, kasi siya ay outside time and matter. Pag sinabi matter, very simple sa mga grade, ano bang tinuro yan? Grade. Grade 1 ba yan? Grade 2 ata, ganyan. No? Tindi yung ano nyo. Grade 1, matter. O sige. Basta kami parang mga grade 2. Hindi masyado malayo yun. Kaya sabi doon, matter is something that occupy space and have mass. Pag pwede mong timbangin, eh yung atom. Matter ba yun? Anong timbang nun? Maliit lang, pero matitimbang mo pa rin. Amen? So lahat ng pwede mong timbangin, lahat ng pwede mong mag-occupy ng space, ibig sabihin pag andyan si Stephen, di pwedeng andyan din ako. Andun na siya eh. Hindi pwede mag-share, di ba? Unless pwede mong siksik eh. Pero yun nga, nagsiksik kayo. So lahat, kahit hangin, pastor, yes. Sinisiksik yan, kaya nga yung mga shilling, di ba? Yung mga ano. Ang tanong, ganun ba ang Diyos? Hindi. Kasi nga, lahat ng creator is outside of their creation. Pag gumawa ako ng libro, hindi ako sisiksik sa libro. Kasi ginawa ko lang siya, dyan siya, gagamitin siya na kung sino. Ang Diyos, eh lahat ginawa niya, wala siya dito. Intindihan niyo ba yun? Andun siya outside of space and time. So ngayon, pwede mo sabihin, ang Diyos ay nasa lahat ng dako, yes and no. Okay, yes, in the sense na kahit pag nagkasala ka, hindi ako makikita ng Diyos dito, hindi ako maparusahan, hindi ka makapagtago, di ba? Kahit sa utak mo, pwede siyang parusahan ka, bigla nasira ulo mo eh. Hindi ka pwede magtago sa kanya. At the same time, hindi siya andito na parang pwede mo siyang pitikin or something, di ba? Wala siya dyan, okay? Naintindihan niyo ba? Pag-isipan niyo, pag-iwi niyo. Dalawa kasi yun, isang mababa sa kaisa. So again, ewan ko yung Suryano, siguro namamimiloso. Yun ang interpretation ko sa kanya. Namimiloso po siya para magmunga siya magaling. At pagmunga siya magaling, siya ang bida. At pag siya ang bida, maraming member. Maraming pera. Okay? May time pa po tayo. Pwede na muna tayo. Okay? So tayo natapos. Jesus is not human, only God. So, naniniwala si Kristo ay Diyos, di ba? Nang galing sa iglesia, ganun siya. Siguro, isa sa mga inayawan nila. Mali naman talaga, di ba? Pero hindi raw siya tao. So, tutuloy natin mamaya. Kasi nga, may kinalaman sa sinabi ko ngayon sa Trinity. Imposible yun. Philosopher kasi yan eh. Sa halip na maniwala sa sinabi ng salita ng Diyos, hindi. Gusto niya, pag hindi ko kayang isipin, hindi yan totoo. Ang dami mong hindi kayang isipin eh. Ano yun?
So, dapat maniwala ka lang sana. So, ganun tayo dapat. Amen? Amen. Tuloy natin mamaya yan. Maganda pa yan. Tingnan natin. Mamaya kayo kikilabutan. Oh. Pag nakita niyo yung logo nila. Ay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga biyaya, Panginoon. Sa ngayong umaga, ang pangunawa-unawa, Panginoon, ay doon yung mga medyo advanced topic na na-discuss, Panginoon. I pray kahit mga bata, maintindihan po nila. May ilagay natin sa simple terms na kahit sila maintindihan nila, Panginoon. I pray na mag-ingat po kami sa mga gatong klase ng anak ng demonyo, Lord. Dinescribe niyo po ito, Lord, na doon ang inyong tulong sa amin, wala kaming lusot. Hindi pwede namin sabihin, biktima lang kami. Dahil tinuturo niyo ng Panginoon ang matulong. So, I pray na maging soul winner kayo, Panginoon. Alam namin kung saan kami papasok sa buhay ng ibang tao, Lord, na biktima sila ng mga kulto. Patalinuhan niyo po kami. Bigyan kami ng pag-ibig niyo, Lord, sa mga kaluluwa ito, Lord. Para aralin namin ito. Hindi kami titigil. Mag-improve kami continuously para ikalugod niyo kalam po. Mas maraming maligtas at mas exposed to mga ito, Lord, mga false teacher, Panginoon. Magpatuloy namin mga hapon, Panginoon, kayo mga maglalati at mag-iingat at mag-tulong sa amin, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen.